Hi everyone, I'm on my way to work at habang nasa daan tayo, share ko sa inyo yung driving experience ko rito sa Ford Everest Trend. Yung unit nga pala na dala ko ngayon is 2020 Ford Everest Trend. Acquired siya last year, September. And then sabi ng agent, kalalabas lang ng unit na ng 2020 nung July. So para sa konting history kung bakit kami nag-arrive dito sa Everest. Actually, before kami bumili, syempre lahat naman tayo nagre-research kung ibibilin. Used to be na yung Everest is nasa bottom list namin siya. Kasi nga in my generation, basta narinig na Ford, mahal ang purchase price, mahal ang maintenance. So kaya nasa bottom list namin siya. Until such time na nagplan kami bumili dahil may ilang dealership din na malapit sa amin, apat, then magkakahilera sila. So iskip ko sana yung Ford kasi dahil nga dun sa reason na yon. Pero nung nasa loob na ako ng showroom and then inorient na ako nung agent about display unit nila na Trend. So nagulat ako nung pagbukas kong driver side, leather agad ang nag-greet sa akin. Yung pa naman isa sa gusto ko, leather interior na makukuha mo lang sa mga mahal na variant. Bigla nag-shift yung aking decision making. And then nakita ko nga yung instrument cluster, appealing siya. Was yung looks niya, yung exterior niya, yun nga lang, parang matagal na sa market. Parang yung body ata na to 5 years na, though yung ibang brand is nakapag facelift na sila. Saka yung looks niya, yung design, may mas magagandang brand sa kanya, pero okay lang sa akin kasi most of the time naman nasa loob ako, wala ako sa labas para pagmasdan yung sasakyan headlights. Ito talaga gusto kong headlights, yung projector, yung para pang pag inon mo hinahati yung masisinagan niya at naile-level pa depende sa load mo. Manual leveling nga lang siya, may button siya rito sa gilid sa left side. Maganda sa kanya voice command yan. Tapos yung infotainment niya malaki, 8 inch. Isa sa magandang features niya reverse camera saka parking sensor, napaka useful siya talaga sa case namin kasi tight yung parking space namin. At the same time, pag lumabas ka, paurong ako pag lumalabas sa garahe. Napaka-handy nung reverse camera plus parking sensor. Dahil kahit sa labas namin, may mga nakapark pa rin sasakyan. So, na-maximize ko yung clearance up to 2 inch or 3 inch close dun sa sasakyan para makalabas man lang ako ng parking. Suspension niya, in my opinion, nasa middle. Although SUV yung dating niya, SUV, sports utility, sabi nga. Sa akin, nasa gitna siya ng sports saka ng comfort. Hindi siya too sporty kasi hindi stiff yung ride niya, comfort pa rin . Hindi rin siya too comfort na nagba-body roll yung vehicle. And then yung body roll daw na napipreventan is because yung watts linkage dun sa axle. Interior noise niya, so going back a bit ng
Noong time nga pala nagsashop kami ng SUV, pandemic, limited at may test drive. Ang aking nga priority is cabin noise. So nagawa ko is kahit paano na i-power on ko yung, na-start ko yung engine. And then knowing ang diesel na maingay, so I'm surprised na less yung engine noise pagka nasa loob ka na. Minsan nga dahil pag nagkataon na tama lang yung speed mo 60 to 80 and then maganda yung highway, kalsada, you will think na parang gasoline yung engine. Ang isa lang sa palagi ko napansin rito pag nasa loob ka, may noise siya, pero hindi yung tipong maiirita ka na gusto mo nang bumaba. Mano-notice mo lang siya, so I'm not sure kung engine rev niya yun or transmission during the first one or three gear. Kasi pagka nag-speed up siya 60 to 80, parang nawawala naman siya eh. Saka yung suspension niya, yung tune niya, comfort. Enjoy family ko sa likod, hindi sila inalog or hindi matagtag. Ano pa ba? Power lift gate na siya. So very handy. Cruise control, yung second row, na-adjust nila yung temperature nila sa fan speed. Instrument cluster nito all the way your driving time, illuminated saka appealing. Usually ang gusto ko nga sana is may speedometer na, meron pang tachometer, pero ito at least yung tachometer pwedeng digital, analog yung dinidisplay niya is LCD yung tachometer, pero analog style. Sa consumption niya, in my driving style, kung sa kilometer per liter, comparable, almost same siya doon sa sedan namin. So may Bios kami, 1.3. Mixed city saka highway is 1:12 kilometer per liter. Then dito sa driving style ko, dito rin lumalabas mas less siya ng konti, 1 liters to 11.8. not bad na rin kasi ang laki ng vehicle na to para doon sa consumption na 1:11.8, then 16 to 17 on a straight highway. Nakatipid lang ako dun sa purchase price ng diesel at siyempre diesel mas cheaper. At din sa handy features nito is yung power folding, dahil ma-skip yung parking namin, so na-fold ko siya one time lang, push up a button, natanla. Pwede naman siya, actually hindi naman siya big deal kung manual. Yung nga lang, bababa ka, hindi pupunta ka both side para may fold. Isa rin sa magandang features nito is may overhead mic on the part of the driver. So you can make call, although may kailangan ka pa rin pindutin sa steering wheel, of course, sa dial. So up, down, button dito sa right side, then make a call. Maganda yung reception niya eh. Hindi mo na kailangan sumigaw. So normal na conversation na parang yung phone hawak mo mismo at nakatapat sa yung mouth saka sa ear mo. So very useful siya sa akin kasi thrice a week tinatawagan ko yung mother ko after my work. So kumustahin sila doon kasi hindi nga makauwi dahil sa pandemic. Pabago-bago ang situation sa road, sa mga guidelines.